blend niya ulit yung buhok ko para lang mag-lighten up pa yung blend ko. Medyo may yellow siya kasi yan, tagal ko nang hindi nagpa-purple. Nagpa-purple shampoo. So, let's go! For this process, gagamit kami ng aluminum foil kasi mas mabilis siya maluto. So, tutulungan natin ng ating gagawin niya lang is section yung hair niya. Lalo na yung pagbibis na yun. Okay, gagawin. Siyempre, kung may helper kayo, tulungan niya din siya mag-section, lalo na kung hindi siya marunong. Then guys, pag nag-bleach kayo ng buhok, maganda is kung plan nyo talaga mag-bleach ng hair DIY like me, is hindi ako naliligo ng 3 to 4 days or sometimes pa nga 7 days kung hindi nag-wash ng hair ko para yung oil is dagdag protection nyo pag nag-bleach kayo. So, yun lang. Another tip pag nag-bleach kayo. Then, kaya kami gumagamit ng foil kasi madali maluto yung buhok pag nakabalot siya ng foil. Then, dapat gumamit kayo ng gloves kasi masakit sa kamay yan and nakakadamage talaga siya ng skin. Dapat mabilis yung pag-apply nyo bukod sa dapat na spread nyo siya ng maayos. Dapat mabilis kasi natutuyo yung bleach. So ayun guys, tapos na ni Pangga ilagay ang aking bleach. So mag-start na tayo na mag-timer ng 20 minutes dahil nga re-apply lang naman to. So 20 minutes is fine. So guys, habang naghihintay tayo, tatanungin natin si helper kung ano naramdaman niya sa pag-a-apply ng bleach sa buhok ko. Ano naramdaman mo? Ano lang. Hindi ka ba natakot? Medyo.
Ba't ka natatakot? Kasi papatayin mo ako eh. Hindi naman kita papatayin. Grabe mo siya. Grabe mo sa akin, mamamatay tao. So yun. So let's wait for 20 minutes. Almost done na siya, guys. Excited na din ako. Feeling ko pati yung eyebrow ko nalagyan mo ng bleach. Ha? Lagyan natin? Nope. So, 5 minutes na lang, guys. At mababalawan na natin ang aking buhok. So, guys, after 15 minutes, chinek ko na yung bleach kong buhok. Ito na itsura niya. So, pag ganyan na, try nyo lang siya i-stretch. Pag na-stretch na siya, ibig sabihin, okay na siya. Pwede na siyang bandawan. So, babandawan na natin siya. Wait na po siya, guys. So yun guys, kung mapapansin nyo, after 20 minutes, medyo white na talaga yung pagkablend ng hair ko, lalo na yung ibang part. Kasi hindi naman talagang plain yung pagkakalagay ko before is parang pa-highlight. So may mas sobrang white than blonde, parang ganun. So ngayon, babandawan na natin and gagamit ako ng purple shampoo. So gagamit ako guys ng purple shampoo, okay? So ang gagamitin kong purple shampoo sa buhok ko ay from Joico, okay? So, ito siya ngayon. So, let's go! And guys, ready na ba kayo sa resulta? So, konting background lang about my hair. So, before, binleach ko na siya ng 4 times. Ang alam ko, 4 times. So, mga December or January. So, yon, medyo whitish na yung bleach ko noon eh. Pero kung napapansin niyo sa mga vlog ko, medyo dumidilaw siya. Kasi, ganun talaga pag binleach yung buhok, bumabalik sa pagka yellow or something pa nga, minsan orange kung hindi ganun kaluto. Yun nga, disclaimer, hindi naman ako professional. Ayun lang naman yung sinashare ko sa aking experience. So, yun. Ang napapansin ko, pag hindi ka talaga gumagamit ng mga toner or mga purple shampoo is nag-turn yellow talaga siya kahit ilang beses nyo na siya binleach. So, yun yung nangyari sa akin. Total, wala naman akong mga pinupuntahan. So, sabi ko, pwede ako gagamit ng purple shampoo. And, alam ko naman sa sarili ko, and nag-research ako kahit pa paano na ang paggamit ng purple shampoo is nakakadamage din. Lalo na kung hindi maganda yung purple shampoo na ginagamit nyo. So, nagpa-purple shampoo lang ako pag may mga lakad ako. So, yun, dahil gusto ko mag-vlog kung paano ko binibleach yung buhok ko. Is gumamit ako ng purple shampoo after bleach. So ito yung results, guys. Ready na ba? So ito yung pinalabas niya. Medyo may pagka-yellow pa rin siya. Kasi after ko mag-bleach, nag-purple shampoo lang naman ako. Hindi naman talaga siya masyadong toner na ano. So kung mapapansin niyo, yung tone ko is uneven tone, char. So, kung makikita nyo, binleach natin siya. Kung kanina, medyo ma-pinkish pa yung baba ng buhok ko ngayon. As in, ganyan na siya, guys. So, may pagka-silver, na may pagka-pink na siya. Then, kasi yung pagka-bleach ko ng buhok ko is hindi siya pantay na isang blonde talaga. So, ginawa ko is parang, paano ko ba i-explain? Iba-ibang colors. So, may mas light. Kasi, yung unang pag-bleach ko ng buhok ko is hinighlight ko lang siya. So, pag nag-bleach ako na nag-bleach, yung nauna kong nag-bleach na highlight is mas lalong pumuputi. So, ito nangyari. Nung pinurple, bulol talaga ako sa R, guys. Sorry. So, yun. Nung pinurple shampoo ko ang buhok ko, may layer na medyo white na. Minsan pa nga parang nag-violet pa na ano kasi sobrang luto na nga. Pero yung ibang parties parang ayun, nag-light lang naman siya compare mo sa dati.
siya, guys. So, yun, guys. Share ko lang. So, yun yung buhok ko ngayon. Hindi siya masyadong kita, pero yun nga. Medyo whitish na siya. So, yun guys. I hope nag-enjoy kayo kung paano ko binibleach yung buhok ko. Yun nga, nilalagyan ko siya ng foil para mas madali siyang maluto. And gumagamit lang ako ng 20 to 30% na solution kasi gusto ko maig lang yung ginagamit ko, hindi sobrang 40% kasi ang professional talaga yun, guys. Huwag nyo gagamitin yung 40% kasi sobrang the more na mas mataas yung number ng solution nyo. Like, ano yan eh? 10, 20, 30, 40. So, kung 40 yung ginamit nyo, yung pinakamano is mas ganun din katindi yung damage. So, yun guys. So, sana abangan nyo ang akin next vlog next week. So, i-grade ko na talaga yung buhok ko next week. So, sana abangan nyo yun, guys. Kung ano magiging result ng grade sa buhok ko. So, yun, guys. Thank you so much for watching. So, don't forget to hit the likes and subscribes. May S para madami. So, yun, guys. Thank you so much for watching.